ibalik naman nila sa akin si Bella, diba? Basta't ibibigay ko lang yung pera sa kanila. O naman, Rosel. Ransom lang talaga habol ng mga yun. Kahit anong gusto nila ibibigay ko, kahit magkano ibibigay ko, ibalik lang nila sa akin yung anak ko. Kari, halos mabaliw ako nung nawala si Bob. Hindi ko rin siguro kakayanan kung pati si Bella mawawala pa sa akin. Huwag ka mag-alala, Rosel. Kukunin na natin ang inaanak ko. Magkakasama na ulit kayo dalawa. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Para akong kinakabahan ngayong makakaharap na natin sila. Rosel, huwag ka mag-alala. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Ang pupunta na sila sa meeting place. Mukhang ibibigay na nila yung ransom eh. Grabe pare, magkano kaya hinihingi ng mga kidnappers na yun? Hindi ko rin alam. Ang gusto ko lang maibalik yung ara ko. Hindi ko nga alam bakit pati kami nadamay dito. Gusto ko lang namang isoli si Bella sa pamilya niya. Hindi ko alam bakit pati anak ko nawawala. Yan na nga eh. Tapos itong mga mayayaman na tapos ko. Kung makapagbintang, kala mo mga kusino, mga kumag din. Sana huwag nilang isipin kasabot ako dito. Hindi ko ilalagay sa pahamak yung sarili kong anak. Mismo. Pare, kung tutusin nga, atraso pa nila sa'yo at damay pa yung anak mo na si Ara. Nandito na tayo. Ihintayin lang natin ang mama mo. Sige, sabi niya. Bella, huwag kang excited. Basta masunurin ang mami mo, makakauwi ka na. Yehey! Tahimikin niya yan. Sila pumasok, mukhang doon nga yung meeting place. Huwag mo nang ilapit. Dito na tayo. Ha? Uy, Ronnie, saka pupunta? Sabi mo, delikado, huwag tayong lumapit. Hari, kahit gaano ka delikado, gagawin ko para sa anak ko. Ronnie, huwag isip-isip. Ronnie! Pare! Ano, Gary? Nandiyan pa si Bella? Nakikita mo ba siya? Intindi sa akin na lalo sa. It's hard to see.